Alright, welcome back sa ating channel mga idol. And for today's video, samahan nyo ako na magpa-tuning ng ating front shock, no? Kasi medyo matigas na or hindi na naglalaro yung shock natin sa harapan. Eh, 3 years na rin natin gamit tong si Baymax. And darating talaga yung time na kailangan nyong ipa-recondition yung mga shock ng mga motor nyo. So hindi porket na walang tagas yung shock nyo sa harapan, eh, hindi ibig sabihin walang problema yung shock nyo. Darating at darating yung mga oil nyan, maglalapot or kung ano man, and hindi gaganda yung tawag ito, yung performance ng shock nyo bababa. Kaya ngayon papa-recondition tayo para ibalik sa kanyang optimal condition. And ito nga, pupunta tayo ng General Trias ngayon, sila Sir Dex. Ayan, samahan niyo ako. Tara. Alright mga idol, eh, nandito na nga tayo sa subdivision kung saan natin pupuntahan yung shop ni Sir Dex. Ayan. Ayan, kakaliwa yata dito. Tapos kakanan. Alright, and malapit na tayo mga idol. So nandito na. Ayan, makikita nyo agad. Dex steering and suspension tuning. Tara. Ayan, and bago gawin i-road test muna ni Sir Dex. So ang nangyari pala, no, yung shock natin nawala na siya ng play. Kasi sa kalumaan na rin siguro. Luma na yung oil, sir, no? Luma na. Oo. 3 years na rin kasi yung ano nito. So ang langis na gagamitin natin dito. Ano yun, sir? 40? 40W naman. Kasi dati 30W yung ginamit natin. Mm-hmm. 30W, depende pa rin sa riding yan, eh. Kung depende pa rin. Kung agresibo ka, o kaya chill ride lang. Kasi babase natin kung ano magpatas. Sa riding habit pa rin, no? So ano ulit yung sinasabi niyo, sir? Hindi ito yung basta ripak lang, no? Oo. Shock tuning, ano. Meron kasing ripak na regular lang din. Mm. Regular oil. Mga basic method lang. Yun yung ripak lang, no? So tuning kasi meron tayong mga oil viscosity na pwedeng gamitin according to ano sa weight ng rider at kung paano yung riding habit niya, nga sabi mo. Kunwari, heavy rider ka, slalom mo. Oo, yung mga pang daily talaga. Oo, talaga. Angkas, hindi kasi sapat yung ano dyan, yung regular oil na palabag na. Mm. So yung ginagamit madalas sa repack, yung mga medyo fork oil lang na nabibili sa mga motorcycle, mga shop supply, yung mga langis-langis. Regular oil. Tulad ng mga yung petrol. Yung iba, tuti. So pag ganun kalablaw, medyo kulang yung performance noon para dun sa action ng shop. Mm-hmm. In short, pag malabnaw, medyo malumbot. Tapos mabigat yung gagamit. Hindi okay yun, hindi sapat. Anong mangyayari pag ganun? Pag tutukod yun? Depende sa gagawa kung magkakatukod. Pwede namang walang tukod, pero sobrang matigas. Lambot naman. Sobrang malambot. Then, may katagtagan din kasi masyado siyang bagsak kapag masyado malabnaw. Depende yan sa sasakay. Kung magaan naman, okay lang din. Pero pag mabigat, sigurado yun, kailangan mo magtaas ng viscosity. Pero ngayon tatlong ano, di ba? Yung ginagawa niyo, sir? Yung level 1, 2, 3, ano ba yun?
Yung package nyo? Oo. Yung level 1? Yung level 1, yan yung mga basic na viscosity, nasa 10W. Meron tayong 15, meron tayong 20. Kalimitan yung level 1, nire-recommend nyo yung sa mga... Magagaan lang. Sa mga magagaan lang. Oo. Tapos yung level 2 or yung package nyo na package 2 nyo? Yan. Pag mas mataas sa level, ibig sabihin mas mataas yung viscosity. Mm-hmm. So mas tumataas din yung performance niya. Then kailangan magmamatch din yung weight ng gamit. Kunwari, ano ka? 60 kilos ka, tapos agresibo ka magpatakbo. Pasok na dyan yung 20W or 30W. Kasi yung action ng shock, medyo malilis yung action kapag mas malapot. Kapag medyo chill ride lang, tama lang yung shock na 10W or 15W, yan. Eh, yung package 3 nyo, sir, yun yung parang pang-aggressive na ano. Yun na nga, sir. Basta ayun na yun. Mas mataas ang package, mas mataas ang viscosity. Mas mataas ang viscosity. Okay. Tatanungin pa natin si rider nun kung... Ang saan niya gagamitin? Kasi hindi naman... Hindi basta-basta parang, oh gusto ko nito. Gusto ko hindi naman kasi pwedeng mag-aang katas gusto mo 30W. Pwede eh, kung okay lang sa'yo. Pero medyo, baka medyo stiff ng konti. Oo. Oh, hindi magmamatch sa'yo no, sa rider. So, anong gagawin ay ililinisin muna. Yan kasi madumi bago simulan ng operasyon. Dinipresh ko muna to. At this point naman, tinatanggal na ni Sir Dex yung lumang langis or yung lumang oil ng shock natin para masimulan ng linisan. Ganyan talaga. Ganyan talaga. Pag tumagal. Pag tatlong taon na, nangingitim talaga yan. So ang shock talaga palang ma-wear off talaga siya. Yung oil. Darating talaga yung time na... Nabago din yung viscosity. Mm-hmm. So normally sir, mga every ano ang maintenance ng shock? Pag mga ano? Alam mo, everyday use. Tulad mo, depende sa... Tulad mo, inaabot ng 3 years. Saan mo ba ginagamit yung motor mo? Ayan. 40W. Yan yung gagamitin natin ngayon. Dati 30W. So mga idol, ang gawa dito ni Sir Dex, hindi ano, hindi basta-basta. Hindi madali yan, talagang pulido ang pagkakagawa. May mga nagpapagawa din sa inyo, sir, ng mga big bike na mga ano, na shop. Meron mga KTM, si 650, si 400, mga... Oh, hindi naman masyadong mataas yung display. Oo. Oh. Hindi naman lahat. Oh, pero... Hindi lahat, pero pwede nyo naman siyang i-chat sa, ano niya, sa page niya. Kaya naman natin. Mag-inquire muna. Yan na yan, nilalagyan ni Sir Dex ng... Ano yan, sir? Yan yung waterproof. Oo. Waterproof grease. Kasi maganda pa yung condition eh. Mm-hmm. Wala pang kalawang kasi noon naman eh, nalagyan natin siya. Mm-hmm. Para hindi lang siya mag-dry. Sige, pag regular oil, parang tubig yung lapot nun. Ayan, gina mo. Oh, ayan, malapot. So, mas mataas yung number, mas malapot siya. Ang ginagawa niyo, sir, sa lane, pump, no? Para pumasok sa loob. Para yung bubbles, matanggal. Kasi, pag unang sa lane yan, ano pa yan eh? Puro air pa sa loob yan. Tapos, pag wala ng bubbles, okay na. Kukunin naman natin yung tamang sukat niya dito. Mm. Ito yung gamit ni sir bang level gauge. Ginagamit naman ng karamihan to. Mm. Pero dapat tama yung sukat mo. Para at least tama din yung result ng magiging laro. Tsaka yung tama yung magiging laman niya sa loob. Pagbabawas tayo.
Kumbaga yan, kukunin niya yung sobra. No? Ito yung... Ano, ito yung trabaho ng tools na to. So, kapawad, yan. Yung sukat ng kinabit natin. Yan, yun yung level na gano'ng kataas yung kukunin yung langis. Okay. Siyempre, para yung log to, ma-check natin, at saka yung travel. Alright mga idol, so ito pa yung mga offered services ni Sir Dex, no? Ayan, check nyo na lang. Ayan, sa suspension tuning, hindi lang siya yung ginagawa ni Sir, pati itong steering. Ayan, steering and handling problems. Ayan, gumagawa rin si Sir. Meron din siyang yan, CVT, change oil, gear oil change, yan. So ito. Ito rin yung isa sa nagustuhan kong mga tools ni Sir. Hindi sa sobra sa higpit kasi magbi-beep siya kapag na-reach na niya yung enough tightness ng mga bolt. Yan, para iwas lost thread. Ayan, nakikabit na yung gulong. Mga gulong, ano, kala mo dami. Yung gulong lang. Alright, para sa mga magtatanong kung saan tong location ni Sir, iiwan ko na lang dito sa description yung Facebook page ni Sir and pati na rin yung Google Maps, ano na rin, yung mapa na rin ni Sir para mas madali siyang matuntun, alright? Ayan, may libre pang pag-check ng tire pressure. Kasi importante din yung nasa tamang tire pressure yung gulong. Gusto ko lang konti. Yun, sobra naman. Ayan, galaro na. Bye-bye! Ingat! Alright, so okay na nga mga idol, sir. Baka may shoutout kayo and promote nyo na rin yung shop nyo rin. Oh, syempre, yung mga gusto magpagawa dito lang sa Dex, mga taga-gentry. Kahit sa anong lugar naman, pinupuntahan tayo. Oh, ako nga, galing pa ako ng, ano, ng Valenzuela, dumaya pa ako ng gentry para lang eh, sir. So, subok ko na kasi yung gawa ni sir, kaya... 3 years, bumalik siya. Oh, 3 years for recondition. So, alright, mga idol. Thank you, Sir Dex. Salamat. Alright, mga idol, and ito na, tapos na tayong magpa-tuning kay Sir Dex. And naikot-ikot ko na rin, na-testing ko na siya dito sa mga lubak-lubak and napakaganda ng condition and yung bounce ng shock sa unahan. Sulit talaga, kaya kahit malayo itong lugar ni Sir Dex, talagang dinadayo ko pa. Ah, pala, sa mga gustong pumunta dito, search nyo lang sa Waze or Google Map, Dex Works. Yan, lalabas na agad yan dun. So, paano ba yung mga idol? Dito ko na tinatapos itong video namin. And kung di ka pa nakasubscribe sa channel namin, please consider subscribing. Hit mo na rin yung like button and yung notification bell para lagi kayong updated sa mga darating pa namin mga videos. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang mga idol. Alright!